Talia, sobra bang masakit mga anak? Si Talia ay kamag-anak ni Manang Pati at dati itong nagtatrabaho sa isang malaking hotel. Magaling ang babae sa housekeeping kaya nagtaka siya kung bakit ayaw na nitong bumalik sa pinagtatrabahuhang hotel. Maganda rin ang babae sa edad na 28 at sexy pa din kahit na may isang anak. Ilang taon lang naman ang kanilang agwat kaya siya komportable na makipag-usap dito tungkol sa panganganak. Actually, bearable naman po ang pain. Basta limitahan mo lang ang pag-inom ng mga soft drinks o malamig na tubig para hindi masyadong lumaki yung bata sa loob ng tiyan mo. Mahirap mga anak kapag sobrang laki yung bata. Paliwanag ni Thalia kay Micaela. Kung magpa-CS na lang kaya ako. May mga napanood kasi siyang videos ng isang babae habang nanganganak. At para sa kanya, hindi biro ang sakit na nararanasan ng mga bagong ina. Natakot siya na baka hindi niya kakayanin. Pwede, kaya lang para sa akin, mas okay pa din yung normal delivery kasi mas mabilis ka makarecover compared sa magpa-CS. Ako nga, 1 week lang akong nagpahinga. Kausapin mo na lang si doktora tungkol sa mga plano mo. Pero nasisiguro kung kaya mong mag-normal, malakas ka naman eh. Pinapalakas ni Talia ang loob ni Micaela dahil ramdam niya ang takot nito. Ganon din kasi siya dati. Sa bagay, salamat Talia. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Ilang buwan na lang kasi ang hinihintay ko bago lumabas si Baby Peanut. Excited siya na may halong takot. Hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Ganon talaga siguro kapag buntis. Huwag ka mag-alala ng gusto kasi makakasama yan sa bata. Dapat happy ka lang para happy din siya. Paalala ni Talia. Dapat happy lang siya? Natawa si Micaela sa suhestyon ni Talia kasi sa kanyang sitwasyon, ang hirap maging masaya lang. Kahit ilang beses niyang sabihin sa kanyang sarili na si Baby Peanut lang ang dapat niyang iisipin at wala nang iba pa, hindi pa rin niya maiwasang isipin si Vincent Soler. Paano ba maging masaya ng lubusan kung hindi pa rin siya nakamove on? Patuloy pa rin niyang iniisip ang dating asawa na ama ni Baby Peanut. Siguro, masaya na ang lalaki sa buhay nito ngayon, lalo na at malaki na ang nakuha nitong kayamanan mula sa kanya. Madalian kasi ang kanilang naging kasal, kaya hindi na ihanda ang prenuptial agreement. Ang resulta, nabawasan ng kalahati ang kanyang yaman. When she signed the annulment papers, she told Vincent to liaise with her attorney regarding the proceedings. Sky! Nagulat si Micaela dahil bigla na lang sumalubong ang kanyang dambuhalang aso at yumakap sa kanya. Hindi marito alam kung gaano siya kabigat. Okay lang po ba kayo? Nabahala si Talia nang makita niyang muntik nang mawala ng balanse si Micaela. Siguro kailangan na nating ibalik sa kanyang kulungan ang aso na yan. Baka madisgrasya ka pa. Suhestyon ni Talia. Ngunit parang naintindihan siya ng aso kasi panay ang kahol nito at mukhang galit sa kanya. Mauna ka na, Talia. Ako na bahala kay Sky. Medyo nagalit yata siya sa sinabi mo eh. Si Sky ang katabi niya sa kanyang pagtulog gabi-gabi. Ito na rin ang naging sumbungan niya sa kanyang mga saloobin. Overprotective din ang aso kay Mugsy na para bang anak din nito ang nasa kanyang tiyan. Let's go, Sky! Sabi niya sa aso at magkatabi silang naglakad pabalik sa bahay. Mabuti pa si Sky at hindi siya iniwan. Kung tama ang resulta ng ibinigay ng isang app sa kanyang smartphone, sa Valentine's Day manganganak si Micaela at bukas na yun. Nagpalakad-lakad si Vincent sa kanyang apartment dahil hindi siya mapakali. Kanina pa niya gustong tawagan ng babae, ngunit nagdadalawang isip siya na gawin yun. Tito Vincent! Nilakasan ni Matthew ang pagtawag sa pangalan ng kanyang uncle dahil kanina pa siya nakatayo sa may pintuan. Hindi man lang siya pinapasok. Matt, ikaw pala. Kanina ka pa dyan? Parang nasira yata ang kanyang eardrum sa tinis ng tinig ng batang lalaki. Yup, gusto ko kasing sumakay sa kabayo katulad ni Kuya Carter pero ayaw ni Papa. Uncle, please, kausap mo naman si Papa. Napayagan ako. Mangiyak-ngiyak si Matthew habang nagsusumbong kay Vincent. Naawa siya sa bata pero hindi niya ugaling panghimasukan ang pagpapalaki ni Samuel sa mga anak nito. Siguro may dahilan ang kanyang kaibigan kung bakit hindi niya pinayagan si Matthew na gawin ang mga bagay na ginagawa ni Carter. Baka may dahilan ang ama mo, Matt. Maliit ka pa kasi. Sabi ni Vincent habang ginulo niya ang makapal nitong buhok. Ngunit hindi pa rin nagbago ang ekspresyon sa mukha nito at nakasimangot pa rin. Mas mahal nila si Carter kaysa sa akin. Ayon ni Matthew. Shhh! Mahal kayo pareho ng mga magulang mo. Alika, sasamahan na kita pa uwi sa bahay ninyo. Sabi ni Vincent at hinawakan ang maliit nitong kamay. Ayoko pang umuwi. Dito muna ako, please.
Matatanggihan ba niya ang cute na si Matthew? Siyempre, hindi. Nag-text na lang siya kay Samuel na nasa apartment si Matthew at nagtampo. Ayaw niyang mag-alala ang mag-asawa sa paghahanap sa kanilang bunso. Niyaya niya si Matt na maglaro ng video game sa chess. Nag-i-enjoy silang dalawa sa paglalaro nang dumating sina Samuel at Jessica kasama si Carter. Nagtatampo daw ang bunso namin, at bakit? Malambing na niyakap ni Jenny si Matthew. Kasi mama, bakit si kuya lang pwedeng sumakay ng kabayo? Big boy na naman ako! Nagmamaktol na nagsumbong si Matthew sa ina. Yes, but how old are you now? Malambing na tinanong ni Jenny ang kanyang anak. 5! Sumagot si Matthew. 2 years to go na lang at pwede ka nang sumakay sa kabayo. Bakit nagmamadali kang maging big boy? Ayaw mo na ba kay mama? Gusto ni Jenny na masulit ang childhood days ng kanyang bunso. Ang bilis kasing lumaki ng mga bata. Katulad na lang ni Carter na ayaw nang magpababy sa kanya. I'm sorry, mama. Hindi na po ako magtatampo. I'm sorry din, papa. Sabay na niyakap nila Manuel at Jenny si Matthew. Nainggit si Vincent sa kanyang nasaksihan at hindi nakaligtas mula sa mapanuring titig ni Manuel ang emosyong pilit niyang tinatago. You should get laid and have kids, Vincent. Alam ko kung gaano mo kamahal si Vanessa at Hannah, pero wala na sila. At heto ka, buhay at bata pa. Panahon na siguro upang tumigil ka na sa pagiging recluse. Damn you, Vincent. You deserve a loving woman in your bed. Manuel, baka nakalimutan mong narito pa kami ni Matthew. Dahan-dahan naman sa pananalita mo. Abay, masasapa kita dyan eh. Galit na sumabad sa usapang panglalaki si Jenny. Sorry, sweetheart. Ito kasing si Vincent masyadong lulong sa kanyang nakaraan at... Oo nga naman, Vincent. Panahon na upang ayusin mong iyong buhay. Ayaw mo magkaroon ng anak na kasing cute at kasing sweet ni Matthew? Pag-isipan mong mabuti. Ilang taon na rin na nakaraan. Sa tingin mo, magiging masaya ba si Neza sa kabilang mundo kung heto ka at patuloy pa rin siyang ipinagluluksa? Aba, kung ako si Neza, malulungkot ako kapag sisirain ni Manuel ang buhay niya dahil wala na ako. Diba, sweetheart? Nagkatinginan ng dalawang lalaki pagkatapos pakinggan ang mahabang litanya ni Jenny. Mga babae talaga, mahirap intindihin. Sweet! Kinikilig naman ako sa sinabi mo. Pero pangako, hindi ko sisirain ang buhay ko kapag mauna kang bumanaw sa akin. Mas maigi siguro na sisimulan ko na ngayon ang pag-aanap ng substitute mo para mas masaya at... Hindi na natapos ni Manuel ang kanyang gustong sasabihin dahil binatukan nito ni Jenny. Ah, the perks of having a wife. Vincent shook his head to refresh his mind. Kasi habang pinapanood ang bangayan ng mag-asawang Vincent at Jenny, si Micaela ang naging laman ng kanyang isipan. I missed her so much. Problem? Napansin ni Manuel na mayroong bumabagabag sa kanyang kaibigan at hindi niya ito hahayaan na hindi magsabi sa kanya. Lumapit siya kay Jenny at sinabihan nitong mauna na dahil mag-uusap muna sila ni Vincent. Sa tingin niya ay naiintindihan siya ni Jenny dahil hindi na ito nagtanong kung bakit. A woman. Maikli, ngunit may mabigat na kahulugan ang isinagot ni Vincent sa tanong ni Manuel. Sino? Si Alicia? Si Alicia ang bagong na-hire na accountant ni Manuel. May pagka-flirt ang babae at palabiro. Naiinis nga si Jenny dito ngunit magaling sa trabaho ang babae kaya hindi ito tinanggal ni Manuel. Ilang beses na din itong nakipag-flirt sa kanya na nasaksihan naman ng lahat ng trabahante sa asyenda. Of course not! Matigas niyang itinanggi na si Alicia ang babaeng gumugulo sa kanyang isipan. Sino nga? Kinulit ni Samuel si Vincent. Isinalaysay ni Vincent ang buong pangyayari. Nagsimula siya nung sinabi nitong may trabahong naghihintay sa kanya courtesy of Alexander Ortega. Hanggang sa araw na ikinasal siya sa babae. Hindi nakapagsalita si Vincent sa kanyang isiniwalat na detalye tungkol kay Micaela Aguas. Ngunit hindi niya sinabi kay Manuel ang tungkol sa huling araw niya sa Oslob. Kung kailan may nangyari sa kanila ni Micaela sa gitna ng vineyard. Hindi niya mapigilan ng sarili na pagtawanan si Vincent. Oo nga at hindi biro ang pinagdaanan nito sa kamay ng isang babae. Mahirap paniwalaan ang inamin nito sa kanya. Totoo ba talaga yun? Muli niyang pinag-aralan ang mukha ni Vincent ngunit seryoso pa rin kasi ito at hindi man lang tumawa. It's not funny, Manuel. Kung sa'yo nangyari yun, anong gagawin mo? Naiinis siya sa kausap dahil parang hindi ito naniniwala sa kanya. I know, pare. Pasensya ka na. Actually, hindi naman malayo ang nangyari sa'yo sa nangyari sa amin noon ni Jenny. Remember? The woman was crazy about me to the point that she cornered me into marrying her. Batid ni Manuel na may pagtingin na din si Vincent para sa babae. Kasi kung wala,
hindi naman ito magiging balisa, lalo na at mga anak na ang babae. He would bet 10 million pesos that Vincent was the baby's father. Teka, bakit hindi tayo magpustahan? 10 million ang itataya ko na ikaw ang ama ni Baby Peanut. Hinamon ni Manuel si Vincent. Naningkit ang mga mata ni Vincent sa sinabi ni Manuel. 10 million? Come on, Manuel. Kailan ka pa naging kuripot? Let's make it 50. What do you say? Tinanggap ni Vincent ang hamon ni Manuel, ngunit nilakihan niya ang amount na involved. In his case, he had nothing to lose. Game! Natuwa si Manuel sa malaking pagbabago ni Vincent. Ngayon pa lang ay gusto na niyang makilala itong si Micaela Aguas upang mapasalamatan. Matapos ikasa ang kanilang pustahan, nag-inuman ang dalawang lalaki. Nakaubos sila ng tigtatlong bote ng beer bago nagpaalam si Manuel na uuwi na. Nang umuwi si Manuel sa kanila, ay muli na namang nag-isa si Vincent sa kanyang apartment. As usual, tahimik ang paligid. Dati, mas gusto niya ang ganito, yung tahimik lang. Hinanap niya ang walang humpay na pagbibiruan ng mga tauhan ni Micaela. Ano kaya kung puntahan niya ang babae? Surprise visit? Hindi, labag sa kanyang prinsipyo na siya mismo ang hindi tutupad sa kanyang binitawang salita. Sa ngayon, wala siyang ibang choice kundi ang maghintay sa DNA result ni Baby Peanut. At habang wala pa ang resulta, stay put na muna siya sa asyenda. Kaya lang hindi siya mapakali. Hindi siya sanay na maghintay lang. Magpapahinga na sana siya nang muling may kumatok sa pintuan. Bumalik kaya si Manuel? Mabilis ang kanyang mga hakbang habang papunta sa may pintuan. Ngunit hindi si Manuel ang napagbuksan niya. Alicia, anong ginagawa mo nito? Alas 4 ng madaling araw. Nakaramdam si Micaela ng pananakit na kanyang balakang at likuran. Para siyang nagdismenorrhea and at the same time constipated. Bumangon siya at ginising si Patty na natulog sa extra bed na inilagay nito sa kanyang silid. Nagpasalamat siya na nag-insist ang matanda na samahan siyang matulog sa kwarto dahil malapit na raw siyang manganak. Bakit? Masakit ba ang tiyan mo? Naku, manganganak ka na, Mika. Relax lang, okay? Mabilis pa sa alas 4 na tumayo si Patty at kinuha ang bag na inihanda ni Micaela para sa pagpunta sa ospital sa araw ng kanyang panganganak. Kahit malapit lang ang bahay nila sa District Hospital, naghanda pa rin kasi si Mika ng mga kailangang dalhin sa ospital. Naglalaman ang bag ng mga gamit ng bata kapag lumabas na ito. Pera, mga dokumento na kakailanganin niya sa ospital at extra clothing para sa bagong ina. Gusto kong mag-relax, Manang Patty, kaya lang parang mas lalong sumasakit ang tiyan ko. Paano kung magka-problema sa delivery room? No, everything would be alright, sabi niya sa kanyang sarili. Kung nakayanan ng iba ng mga anak kahit walang asawa, pues, kakayanin din niya. And she must be strong for Baby Peanut. Habang lulan sila na sasakyan papunta sa ospital, pinainom siya ni Manang ng preskong itlog galing sa native chicken para mabilis lang daw lumabas ang bata at hindi siya mahirapang umire. Usually, magre-react siya kung medyo yucky ang pagkain. Pero sa panahong mas lalong sumakit ang kanyang tiyan, kakainin niya lahat basta lang maibsan ang sakit na nararamdaman. At dahil itinawag na ni Pedro kay Dr. Arbiol na napupunta na sila ng ospital at mga anak na si Micaela, nag-abang sa labas ang doktor at agad silang inasikaso. Ngunit hindi siya pwedeng samahan ni Manang Patty at Mang Pedro sa loob ng delivery room. No matter how the doctor assured her that she's going to be okay, she's still worried and scared. And who said it was not painful? They must be joking. She barely managed when the contractions became unbearable and she doubted if she could come out alive. The pain flared once more and every muscle in her body tensed up. Yung pakiramdam na constipated ang isang tao, multiply it by 1,000 or more. Yun ang feeling ng isang babaeng nasa labor. Then she was exhausted and unable to focus. Tinanong niya si Dr. Arbiol kung pwede ba siyang matulog upang tumigil ang sakit kahit panandalian lamang. Ngunit hindi siya pinayagan itong matulog. She should be awake to keep the progress going forward. Sinabi niya sa doktora na nararamdaman na niya ang bata sa kanyang puwerta at gustong-gusto na niyang umire. Sinabihan siya ng nurse na huwag umire ng umire at baka mamaga pa ang kanyang puwerta at mahirapan na tuloy siyang ilabas ang bata. Kahit parang hindi na niya kakayanin ang sakit, nakinig siya sa mga sinabi ng eksperto sa panganganak. Pero nang muli niyang maramdaman ang contraction na tila may lalabas na talaga, umiri siya and her water broke. Dr. Arbiol said she was fully dilated and the baby has descended quite low in her pelvis, low enough that it took only about 10 minutes to push her baby out. When she heard Baby Peanut's first cry, relief and happiness washed over her whole being. The joy of being a mother!
The feeling was incredible and she felt like crying while she holds the baby for the first time. My baby Peanut! Mahina niyang tawag sa bagong labas na anak. Watching her for the first time was like the most beautiful experience that reached all the way to her soul and it took her breath away. Congrats, Iha! You have a very beautiful daughter, just like you, dear. May pangalan ka na ba para sa bata? Tinanong niya si Micaela. Ayana Jade, sumagot si Micaela. Nang makauwi si Micaela sa bahay, halos magkasabay silang dumating ni Melinda at kasama ng kanyang stepmother ang anak nitong babae na sa tingin niya ay halos magkaedad lang silang dalawa. Ngunit ang higit na nakaagaw ng kanyang pansin ay ang sanggol na kinarga ni Melinda. Ma, kaninong sanggol yan? Nauna pa niyang itanong ang tungkol sa sanggol. Anak ni Lillian, sumagot si Melinda. At first, she got angry when she learned that Lillian was pregnant and the father was unknown. Pero may magagawa pa ba siya? Wala. At parang sabay pang nabuntis si na Micaela at Lillian. Between the two women, she chose to stay with Lillian. Hindi sa mas pinili niya ang kanyang tunay na anak kundi alam niyang maraming makakasama sa bahay si Micaela habang mag-isa lang si Lillian. Tumango si Micaela at hinayaan si Melinda na i-welcome sa bahay ang tunay nitong anak. Pagod siya at gusto niyang magpahinga. Feel at home, Lillian. Nakangiting sabi ni Micaela sa babae, ngunit hindi siya sinagot nito. Ma, doon na muna ako sa aking silid. Nagpaalam siya kay Melinda. Tumango si Melinda at hinayaan si Micaela na umakyat sa silid nito. Sa loob ng ilang buwang na natili siya sa Verde Island kasama ang kanyang anak, nakilala niya si Lillian ng husto. Lillian was a good woman but her heart was full of hatred and envy at kasalanan niya kung bakit naging ganito ang kanyang anak. Dalangin niyang sana ay magbago rin ito at mawala ang galit at puot na naimbak sa puso nito. Lil, kailan natin pabibinyagan si Nessa? The baby was a great help to Lillian's personality. Medyo kalmado na ito simula nang dumating ang kanyang apo. Kapag 1 month old na po, matipid na sumagot si Lillian. Ano kaya kung sabay nating pabinyagan si Nessa at si Baby Peanut? Suhestyon ni Melinda. Bakit kailangan pang isabay? Gusto ko na si Nessa lang ang bibinyagan sa araw na yun. Gusto ko na maramdaman niyang espesyal siya. Tila may hugot ang kanyang sagot sa sinabi ng ina. Pero totoo naman na, ayaw niyang maranasan ng kanyang anak ng makipag-agawa ng atensyon kagaya niya. Bakit ka ba nagagalit? Suhestyon lang naman yun. Kung ayaw mo itiwag, hindi mo na kailangang sumigaw pa. Hindi naman ako bingi. Nainis si Melinda sa inasal ng kanyang anak. Sorry, Mama. Ewan ko pero naiinis talaga ako kay Micaela, Ma. Pag-amin ni Lillian. I know. Hindi mo pa kasi lubusang kilala si Micaela kaya ka ganyan. Come on, Lil. Hindi ka naman ganyan. Mabait na tao si Micaela. Sigurado akong magkakasundo kayong dalawa. Naintindihan niya si Lillian kung bakit naiinis ito kay Micaela. Soon, Ma. Malay natin. Baka sa susunod na buwan, makamove on na ako. Matagal na rin niyang pinag-isipan na mag-move on na. After all, Micaela has no other family except her mother. Maybe soon, kaya na niyang lunukin ang galit na namumuo sa kanyang pagkatao at patawarin ang kanyang stepsister. Aasahan ko yan, Lil. Mas gusto kong sabay na lumaki si na Misty at Nessa para sila lang din ang maglalaro. Malungkot ang buhay kapag walang kalaro, alam mo yan. Ipinaalala ni Melinda kay Lillian ang nangyari sa kanilang buhay noon, kung paano sila nagkahiwalay. Kaya lang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo ko iniwan. Matagal na niyang gustong tanungin si Melinda, pero nahihiya lang siya. Patawarin mo ako, anak. Isa lang ako sa mga naging biktima ng pag-ibig, kaya dapat may matutunan kang leksyon sa nangyari sa ating dalawa at huwag mong hayaan na mangyari kay Nessa ang nangyari sa'yo. Understand? Opo, she said because she would never want a man's attention or love again. Tama na ang minsan na umibig siya at nagparaya sa isang tao na walang kaluluwa. It hurts her so much when she learned about his betrayal and deceit. Kung sakali na muling magtangpo ang kanilang landas ni Alexis Ortega, puputi na muna ang awak bago niya ito patawarin. Hindi biro ang nagawa nitong kasalanan sa kanya. Napatiimbagang siya nang maalala ang huli nilang pag-uusap ni Alexis. Buntis? Hindi ka ba nagpipils? You tricked me! Dumadagundong ang malakas na boses ni Alexis sa loob ng bahay na nirerentahan sa Santiago. Lillian worked part-time in the homestay and they got along very well.
I never said that I used pills. And I was a virgin on our first night. Anong alam ko tungkol sa mga pills na yan? Lillian reasoned out. Yes, makabago ang kanyang pananamit at sunod sa uso. But it doesn't mean na sunod din sa uso ang kanyang paniniwala. Tulad na lang ng tungkol sa premarital sex. But he promised. And she believed him, for goodness sake. My God, Lillian, did you expect me to marry you? Pero sabi mo, pananagutan mo ko. Yes, but not to the extent of getting married. You're not even my ideal type, you're just available. Doon na nagpanting ang tenga ni Lillian sa sinabi ni Alexis na available lang siya. Sinampal niya ito ng paulit-ulit hanggang sumakit ang kanyang palad. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin kahit kailan, at baka ikaw ang gagawin kong pamasahe papuntang bilibid. She cursed him so bad that she wished he would die slowly in great pain. Bitter na kung bitter. Kasalukuyang pinapanood ni na Vincent and Manuel ang paglalaro ng Golden State Warriors versus Cleveland Cavaliers nang matanggap ang iliham galing kay Micaela Aguas. It must be the DNA result. Kaagad niyang binuksan ang envelope at binasa ang result ng paternity test. What the? Napamura si Vincent at pinunit ang hinawakang papel. What's wrong? Nilapitan ni Manuel ang kaibigan at pilit na binuo ang napunit na papel at nang mabasa niya ang resulta ng paternity test, tinapik niya sa balikat si Vincent. You should celebrate, pare. Di ba ito naman ang gusto mo? Simula pa lang inayawan mo na ang pagiging ama sa anak ni Micaela. Bakit ang bumura ka ngayon? Hindi kita maintindihan. Why did she make me believe that I was baby Peanut's father? Tinanong ni Vincent si Manuel, pero ang gusto niyang tanungin talaga ay si Micaela. Oo nga at nagduda siya. Pero sa loob ng kanyang puso, aminado siyang sa kanya ang pinagbubuntis ni Micaela. Kumunot ang noo ni Manuel nang marinig ang sinabi ni Vincent. Anong make-believe ang pinagsasasabi nito? Sa pagkakaintindi niya, kaya pumayag ang babae sa DNA testing dahil hindi rin ito sigurado kung si Vincent nga ang ama. What's the big deal then? You're free as a bird. And don't forget how much was at stake with this baby Peanut thing. Hindi ko nakakalimutan ng 50 million. Kaya lang inexpect ko ako talaga ang ama ni baby Peanut. I don't know what happened, but I was hoping the baby's mine. Ako ang unang lalaki sa buhay niya, at ilang araw lang naman kaming hindi nagsama. I can't believe that she slept with another man a few days after we did it. Napasuntok si Vincent sa hangin dahil sa sobrang inis. Yaan mo na, may 50 million ka naman at ikaw ang nauna. Kahit sa ang angulo tingnan, panalo ka pa rin, pare ko. Sabi ni Manuel na may halong biro. Watch your mouth, Manuel Vasquez. Binalaan niya si Manuel na tumigil na. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nagalit sa sinabi ni Manuel. Totoo naman ang sinabi nito. Niloko lang pala siya ng babae at napailing siya habang pinagalitan ang sarili dahil patuloy niyang inisip at inasam ang babae sa kabila ng lahat. Easy! Lumayo ng konti si Manuel mula sa kaibigan. Mahirap na at baka masapak pa siya. May pagka-abnormal din kasi ito. Kung makareak kasi ito kanina, para siyang pinagtaksilan at iniputan sa ulo. Nagpang-abot ang kilay ni Vincent nang mapansin ang paraan ni Manuel ng pagtingin sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? You're in love with her! Manuel believed that his guess was accurate. I am not! Mariin na itinanggi ni Vincent ang ibinintang sa kanya ni Manuel. Paano nito naisip ang ganong conclusion? They were just talking about Misty's father. Paano napunta kay Micaela ang topic? And he would never fall for that woman. It won't happen while he was still sane. Umamin ka na kasi. Tayong dalawa lang naman at saka, hindi na tayo mga teenager. Pilit na pinapaamin ni Manuel ang kaibigan tungkol sa tunay na nararamdaman nito kay Micaela. Ngayon ay lubos na niyang naiintindihan kung bakit may pagbabago sa mood ng lalaki. Dati kasi palagi na lang itong nakasimangot at parang galit sa mundo. Niwala itong naging close na kaibigan sa asyenda. He was always brooding. Baka nakalimutan nito ang nangyari sa kanilang dalawa ni Jenny, na dahil sa kanyang pride na kasing taas ng Mount Everest, hindi niya nakasama ng higit na 6 na taon ng kanyang panganay na si Carter. He realized that life was just simple. It's the people who make it complicated. Mali ang akala mo, Manuel, and please, let's not talk about that good-for-nothing woman. He's mad like hell. Who knows? Baka may iba nitong kinakasama ngayon. Baka likas na talaga itong makati. After all, every woman needed a man who would help them get rid of their virginity. As if it's a big deal for him, if she's pure or not. He's no longer a teenager who thinks that betting a virgin...